Hello guys! In today's video, ituturo ko ulit sa inyo kung paano nga ba mag-arrange ng isang fingerstyle. So, bali may ginawa na akong unang tutorial tungkol dito. So, try nyo siyang panoorin dun sa mga in-upload kong video para mas lalo nyong maintindihan at magkaroon na rin kayo ng idea kung paano nga ba mag-arrange ng isang fingerstyle. Pero bago tayo magsimula, please subscribe to my YouTube channel at pakiclick na rin yung notification bell sa baba para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Disclaimer lang, hindi ako isang professional pagdating sa larangan ng musika. Bali, natutunan ko na lang din ito base sa mga experience ko at sa mga tutorial na napapanood ko sa YouTube. Ginawa ko na rin pala itong videos na ito para makatulong sa ibang fingerstyle na matuto at magkaroon sila ng idea kung paano nga ba mag-arrange ng isang fingerstyle. So, simulan na natin. Tulad nga na sinabi ko doon sa una kong video na ginawa, ang fingerstyle ay binubuo sa tatlong part. So, una dyan is yung melody. Pangalawa is yung bass. Tapos yung pangatlo is yung technique. So, yan ang binubuo. Yung tatlong yan, yan yung bumubuo sa pag-arrange ng fingerstyle. So, simulan na natin. At dahil magpapasko ngayon guys, bali, ang napili kong kanta na gawa ng arrangement is yung Mary's Boy Child, Jesus Christ. So, tips muna nga pala guys, bago kayo mag-arrange o pumili ng isang kanta, sa paggawa ng fingerstyle, kailangan nyo munang sauluhin o pakinggan nyo ng paulit-ulit yung napili nyong kanta. Nang sa ganon, kapag magkakapana kayo ng note dun sa gitara, mas dali nyo makukuha yung mga note niya. At saka hindi siya maging isang sintonado. So, simulan na natin. So, sa unang stanza ng Mary's Boy Child, bali yung chords niya is G. So, susunod is C. Tapos A minor. Tapos D7. Tapos G. So, dun naman sa pangalawang stanza niya, so G uli. Tapos C. Tapos A minor. Tapos G, next is D7, panguli is G. So, ngayong nakuha na natin yung chords niya, try natin siyang kantahin kung tama nga ba yung talagang chords na nakuha natin. So, bali, ganito siya. Long time ago in Bethlehem, saw the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ was born. Tugtog na natin yung Mary's Boy Child, Jesus Christ. So, yung chords na ginamit natin na yan, yan din yung gagamitin natin ngayon sa pag-arrange ng fingerstyle. So, ipaparinig ko muna sa inyo kung paano ko siya in-arrange sa sarili kong arrangement. So, bali, dito sa part na to, gagamit ako ng capo. So, ito. So, i-explain ko mamaya kung bakit ako gumamit ng capo. So, sa ngayon, paparinig ko muna sa inyo kung paano ko siya in-arrange gamit ang fingerstyle. So, bali nilagay ko siya dito sa third fret. Ayan. So, ngayon nasa third fret na yan, paparinig ko sa inyo kung paano ko siya tinugtog gamit ang sarili kong arrangement. So, yung chords na ginamit natin kanina, yun din yung chords na gagamitin ko ngayon sa pag-arrange natin. So, bali ganito siya. So, ngayong naitugtog na natin yung Mary's Boy Child gamit yung fingerstyle arrangement niya. So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ko siya kinapa. So, unang-una, kukunin muna natin yung bass niya. Bass nung
Mary's boy child. So yung base ay nakukuha lamang base lang din dun sa course na ginagamit natin. So kung titingnan niyo diyan sa ano na yan sa screen yung chords ng G, ito yung G. So bali ang base ng G ito. Ayan. So sunod is C. So ang base ng C ito. So sunod A minor. Ang base ng A minor is itong open. Open ng fifth. So sunod D7. So si D7 ganyan. So ang base niya is ito, open ng third or ng fourth pala. Ayan. So panghuli is G. Ayan, babalik dito. So ito. So ngayon alam na natin yung base niya. So try natin siyang tugtugin gamit yung base lang ng Mary's Boy Child. So bali try natin siyang kantahin kung hindi siya sintonado tsaka kung tama yung nakapa nating base. So bali ganito siya. So long time ago in Bethlehem saw the Holy Bible say Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Heard the hear an angel sing the King was born today. And we shall live forevermore because on Christmas Day. So ngayong nakuha na natin at natugtog na natin yung bass niya, so masasabi natin na yung chords niya at yung bass na tinugtog natin is tugma siya. So hindi siya sintonado. So sa pagkuha ng bass ay makukuha nyo lang din base dun sa chords nung nakuha nyong kanta. So ngayon, i-explain ko sa inyo kung bakit ko siya ginamitan ng capo. So, unang-una, since si G, itong bass ng G at bass ng C ay medyo magkalapit lang. So, para hindi na ako mahirapan sa pagkapa, so, nilagyan ko siya dyan ng capo. So, pag nilagyan ko siya dyan ng capo, so, pag tinugtog ko yung bass ng G at bass ng C, hindi ko na siya kailangan pindutin pa kasi meron na siyang capo eh. So, parang ganito mangyayari. Long time ago in Bethlehem. So, di ba? So, hindi ko na siya kailangan pindutin pa kasi naglagay na ako ng capo. So, ngayong may capo ako dyan, so pag nilagyan na natin ng capo yan, sa example yan, may capo dyan, ang kailangan mo na lang kunin uli na bass is yung A minor. Since si A minor, sinabi ko nga kanina, si A minor is ito, yung open siya. So, ayang A minor na yan, same lang din yan ng bass pag pinindot mo to. So, try mo nga, yan o. Ito yung bass ng A minor. Ayan din yung bass ng A minor. So, same lang siya. Diba? Pares lang siya ng tunog. So, susunod yung D7. So yung D7 ito, ang bass niya is ito. So, yung bass na yan, same lang din yan sa bass nito. O, diba? So, pag pinakinggan niya yan, pares lang yan. So, kaya kahit maglagay ako ng capo rito sa 3rd fret, ayan, parehas pa rin yung makukuha kong bass. Bass ng G, ito. Bass ng C, ito. Bass ng A minor, ito. Tsaka bass ng D, ito. So, pag tinugtog ko yan, parehas lang yung makukuha nating tunog. So, bali ganito siya. Long time ago in Bethlehem saw the Holy Bible say Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. So, di ba? Same lang siya. Same lang yung base na kinuha natin ngayon na may gamit ang capo. At saka same lang din siya kapag tinanggal mo gamit naman yung nakuha natin kanina. So, mas madali ko na kasi siyang makakapa kapag hindi na ako pipindot ng base ng G at saka base pa ng C kasi may capo na ako na nilagay. So, yon. So, ganun lang kadali kumuha ng base. Basta tandaan nyo lang yung base, makukuha nyo lang dun sa chords na kinapa nyo.
So next natin ngayon is yung melody. So sa part na to, ito na yung pinaka mahirap para sa akin. Kasi dito magbabase yung lyrics ng kanta eh. Kung ano yung lyrics ng kanta, dapat tugma yung tono dun sa tinutugtog mo. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya tinugtog. Actually, sa part na to, kailangan nyo talagang tiyagain. Gugulan nyo ng oras kung paano nyo makakapa yung tamang tono base dun sa chords na nakuha natin. So, bali, papakita ko sa inyo kung paano ko siya kinapa. So, actually, nahirapan din ako dito kung paano ko siya nakuha. Talagang kailangan lang talaga ng tiyagaan. So, bali, ganito ko siya nakuha. So, ganun siya. Sa part na to, kailangan nyo talaga siyang gugulan ng oras para makuha nyo yung tamang note nung kanta base dun sa tinakuha nyong chords. Basta, lagi nyo lang tandaan guys na yung unang bass na ng kanta natin, which is yung G, ito, ay tono siya dun sa nakuha nyong unang note ng melody. Ito. Long time ago. So, pag tinugtog ko kasi yan, ganito. Long time ago. So, kung papakinggan nyo, hindi siya sintonado kasi sakto yung tono ng kanta. Diba? So, kung papakinggan nyo, yung bass at saka yung melody, so, ganito. Long time ago. So, hindi siya masagwa, diba? Hindi siya sintonado. So, ayun. So ngayon nakuha na natin yung melody niya, nakuha na rin natin yung bass niya. Sa pangatlong part naman, pagsasamahin na natin siya. So pagsamahin mo lang yung nakuha mong bass at saka yung melody, so pwede mo na siyang matawag na isang fingerstyle. So bali, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So by part natin siya kukunin. So una yung G, yung part ng G is yung long time ago. So sa long time ago, kalabitin nyo muna yung unang bass niya. Ito, yung nakuha nating bass kanina. Long time ago. So, yung nakuha nating melody. So, G. Long time ago. Okay? So, meron na tayong unang part. Yung G. Long time ago. So, sunod niya is yung Bethlehem. So, sa Bethlehem naman, so yung melody yung Bethlehem niya is ganito. So, di ba? Long time ago in Bethlehem. So, yun yung C. In Bethlehem. C at saka A minor. So, bass ng C ito, saka bass ng A minor ito. So, bali pag pinagsama mo yung bass niya, bass ng C at saka bass ng A minor, bali ganito. In Bethlehem. So, bass ng C, tsaka yung melody natin, in Bethlehem, tapos hem. Ito, bass ng A minor. So, pag pinagsama-sama natin yan, okay? So, ganun. Long time ago, in Bethlehem. So, sa pangalawa, so the Holy Bible say so. Base dyan sa nakikita nyo sa screen, D7 at saka yung G. So, yung bass ng D7 is ito. Ayan. So, the Holy Bible say, bass ng G. So, yung melody niya naman is, so, ganon. So, pag pinagsama natin yan, pati yung bass niya, so, ganito. So, bass ng D7 ito, plus melody. Okay, bass ng G tsaka yung panguli ito. So ulit.
So ngayon, pagsamasamahin natin yung nakuha natin simula sa umpisa. So ganito. Okay? So ganon. So ngayon, kapag naka-arrange na kayo ng ganon, bahala na kayo kung anong gusto nyong idagdag dun sa nakuha nyong arrangement. So pwede nyo siyang dagdag ng slap kaya drum. So bahala, o kaya additional note. So kaya doblehin nyo yung nakuha nyong bass o magsingit kayo ng isang nota para mas lalong gumanda. So sa part na yon, kayo na yung bahalang mag-arrange nun. Basta yung pinaka-basic niya, yung bass at saka yung melody, yun yung pinaka root nung fingerstyle. So dapat yun yung hindi mawawala doon sa ina-arrange nyo. So ulitin natin. So pag nilagyan kayo ng slap, okay. So ngayon, sunod natin is yung pangalawang istansa, yung Mary's Boy Child Jesus Christ. So kung nakikita niyo diyan sa screen, so unang chords niya is yung G, susunod is C tsaka A minor. So bali yung bass ng G, tulad ng sinabi ko kanina, is ito. So Mary's Boy Child Jesus Christ. So yun lang. Mary's Boy Child Jesus Christ. So plus melody. So ang melody ng Mary's Boy Child, so bali ganito. Mary's Boy Child Jesus Christ. So by part muna tayo. Mary's Boy G, yung bass ng G plus yung melody. So ganito siya. Mary's Boy Child. So G pa lang yon. So Mary's Boy Child. Sunod natin is C. So yung C niya is ganito. Jesus Christ. So pag pinagsama natin yung C at saka yung A minor, Jesus Christ. Okay? So Jesus Christ. So yung bass ng C tsaka yung bass ng A minor. Ito. Okay? So Jesus Christ. So pag may melody lang, Jesus Christ. So pag nilagyan natin ng bass, Jesus Christ. Okay? Jesus Christ. So umpisa sa umpisa, pag nilagyan naman natin siya ng slap, so ganito siya. So, sunod natin, Was Born in Christmas Day. So bali ganito yung melody ng Was Born on Christmas Day. So, okay? Was Born. So, pag nilagyan natin ng bass yan, so bass ng G ito. So pag nilagyan natin ng bass yan, so bali ganito. Was born. Okay? So sunod this D7. So yung bass ng D7 ito. Ito. So was born on Chris. Okay? Oh, tinulungan natin. Ito yung bass niya. Ayan. So umpisa, balik sa umpisa. Was born. Okay? So, pag tinugtog na natin siya na may slap, so, parang ganito siya, mangyayari. Okay? So, ngayong natugtog na natin siya, so, try nating pagsamasamahin yung unang istansa at saka hanggang doon sa pangalawang istansa. So, bali ganito may nangyayari. So yung ganito, so dinagdag ko lang yon para mas lalo siyang gumanda. So bahala kayo kung ano yung gusto nyong idagdag dun sa na-arrange yung kanta, basta hindi siya magiging sintonado. Okay? So parang ganito.